Treasure Hunting Weekend, mga katiyats. Ang aming mission ngayon ay galugarin, aming i-detect ang palibot noong napakalaking Centennial Balite Tree sa pukpuk ng bundok. Ito yung nakita natin noong nakaraang video natin. Ito'y part 4 ng GIA Cave or Japanese Army Cave na meron tayong nakuhang napakaraming ebidensya, mga latang metals, drums, tsaka mga buti. At hindi lang yan, meron tayong nakuhang punyal o bayonet ng World War II. Kaya sigurado na merong nagkakampo ng mga Hapon dito. Kasi parang may sumambulat na mga metal dito nagkalat sa bundok. Kaya maganda, baka merong naiwan, baka merong ibinaon kasi merong drums na walang laman. Okay, kaya ngayon ang aming mission ay iikutin namin tong kuweba, tingnan sa unahan kung anong meron. Katulad nito, ito yung likod ng kuweba. Napakataas ng bato at may nakapatong sa ibabaw. Akyatin natin yan sa susunod na episode. Hanapin natin ang daanan papuntang itaas. Okay, so ito yung likod ng balite. Bumaba kami para galugarin na mapanganib ang daan. Kasi kung madulas ka dyan, talagang sugat-sugat ka at balik-balik ka. Kasi maano siya, oh, matarik. Pampang, pero yung bato matutulis. Tulad ng ganyan, no? Pag naslide ka dyan, nakalagot ka dyan. Kaya huwag masyadong tularan ang mga ginagawa ko, mga katiyats. Kasi ako isa na sa adventure noong kabataan ko. Nagawaan ang mga ginagawa. Klaro. Bugno gani. Hindi na sila magdahidda. Ay, dito kami sa malaking kahoy. Tara sa abo ito. Nandyan ang cake. Check natin itong malaking kahoy. Baga mayroon dito. Dito sa malaking kahoy. Ito po. Awalang galang. Asins. Mayakit ng muday ni. Dito sa nagkaroon ng kapit. Tabi. Tabi. Sobrang laki talaga, mga katiyats, ang kahoy na ito. Balite yata ang kahoy na ito. Isang centennial balite. Pinakamalaki at pinakamataas na balite dito sa Surigao. Ito yan. Kaya pinuntahan namin ito. At sa unahan lang nito yung mga nahukay namin na mga sabihin natin junk ng World War II. Yung mga rusted metals. Dito hindi ako makapaniwala na walang ibinaon kasi magandang marker ito.
Ito kasi ay talagang centennial na nabalite. Siguro ay hindi lang natin natumbok. Hirap kasi maglibot dyan kasi bangin, pampang yan. Kung mahulog ka ay talagang sugat-sugat ang katawan mo dyan kasi matutulis na bato. Ayan, no, ito yung adventure of a lifetime. Hindi ko ito magalilimutan. Matataas yan, no? Mga pampang yan. Pero sa awa ng Diyos, wala namang nadisgrasya sa amin dyan o natulas. Kaya ingat lang palagi, mga katiyats. Huwag masyadong gumaya sa mga ginagawa ko kasi isa akong adventurer noon. At ako'y sanay sa mga ganitong lugar. Ito yung malaking centennial old tree. Kaya dinitik namin dito sa ilalim ng puno. Baka meron. Wala. Negative. Dito. Wala rin. Wala dito. Wala. Dito. Ako. Excuse me po. Maghanap lang. Sarugasan. Maghanap lang. Okay. Negative. Wala dito lang. Balik tayo. Balik tayo sa dito. Wala. Ito yung laruan guys ni Tarzan, nakita niyo po. Ito si Tarzan nandito nito. Dito nag Diyan si Tarzan naglalaro. Ito mga malalaking bagay. Ito ang playground ni Tarzan guys. Dito parang chamber. Tingnan mo lang. Parang kwarto siya ba? Parang ikuan nga natin. I-depict. Parang puwera ahas. Wala. Doon. Wala rin. Dito. 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 Yung square ba na butas ramo? Parang ginutas ng tao. Yung sa ibabaw. Ito yata yung toilet ng mga Hapon noon. Makita niyo guys, kwadrado siya. Diyan sila umupo. Diyan sila nagpupo. At itong isang kasama ko rito ay mayroong na-detect sa maliit na kuweba. Ito maliit lang to na kuweba pero parang may nagkukay na dyan noon. Parang ano? Parang meron siyang butas sa gilid. At yung na-detect nitong kasama ko ay nakapatong daw na simento. Dito. Dito, malakas. Parang simento. Kaya akala namin na ano na ito, gold bars noon. Oh. Anong tumunog dyan?
May sinikita. Kaya ako galing pa sa Bampang, dahil dali akong umakyat dyan. Of course. Simento daw, kaya naano tayo. Luksong dugo kaagad. Matarik to mga katingit. Nasa itaas ito. Maliit na kuweba. Sa itaas ng malaking bato. Ayan o. Grabe. Palagay ko ito yung isang recovered treasure noon. Parang may binuksan dyan eh, sa tingin ko. At ito ay naiwan lang ito. Kasi hindi ito gold bars. Mamaya papagita ko sa inyong laman yan. Ang daming langgam. Detect mo, sir. Isa kasing chamber ito. Isang chamber na bukas. At mayroong mga basag na bato. Ayan o. Diyan na banda, sir. Diyan na banda. Maliit lang ang chamber ito, pero pwedeng makapasok ang apat na tao. At para siyang may altar-altar dyan sa itaas, parang may altar na pinatong yung rectangle na bato o simento ba yan? Nandiyan? Oo, malakas dito. Sige. Nakalimang tuldok. Kunin namin. Kunin, kunin. Kunin, kunin nyo. Sige. Do. Do, kayo baka swerte na. Awakan mo to. Okay. Sige, para makita natin. Ang dilim. Reko. Mal kahirap na daan. Metallic ang ano, metallic ang tunog ng ilabas yan, ilabas. Ng semento. Semento yata 'to. Merong laman siya na metal. Pinatong lang. Okay, kaya nang buksan namin ito ay nagtaka kami bakit. Bayoneta lang ang laman. At walang laman na ginto. Siguro napaka-special ng bayoneta na ito. Baka gold bar. Sa nagbaon dyan. Pero kung nakita nyo yung likuran, ayan. Hinuka yan, malalim. Medyo nasa 2 meters ang lalim. Yan dyan sa likuran ng kasama ko. Hinuka yan. At isang chamber ito, nabukas. Kaya sa palagay ko, mayroong laman talaga ito noon. Pero recovered na. Makikita natin, tipak-tipak ang mga bato dyan. Ibig sabihin, ay binutas yan. Pala, hindi siguro pala hindi lang ito nila nakita o wala talagang value kaya iniwan nila yan yung semento. Pero meron siyang laman na World War II Japanese bayonet. Ayun o, malalim. Malalim yung butas kaya inulugan ko ng bato para malaman kung gaano kalalim. So ito na. Ayan o. Parang ano siya, muhunting lang. Parang ano talaga o. Parang bato lang din tingnan dyan. Pero alam natin na man-made yan kasi rectangle. At ito ang laman yan. Ito mga kita na kayo ng World War II bayonet. Ayan. Ini-screenshot ko na lang mga katiyats para klaro. Okay, so hanggang sa muli. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa panonood. God bless us all.